Guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Kung bago po kayo sa aking YouTube channel at napabisita kayo, salamat po. Ako po pala si Ronald Lou dito sa YouTube channel. So, ngayong araw na to, bibisita ako sa aking matalik na kumpare at kaibigan sa Calauan, Laguna. Matagal-tagal na rin kami hindi nakikita. So, kung bago kayo sa channel ko, sana mag-subscribe kayo at mag-like at mag-share sa mga video na napapanood ninyo. Malaki pong tulong ito para sa aming mga content creator. At pakiusap lang po, maaari po, panoorin po nyo ang video, ang kabuuan ng video mula sa umpisa hanggang matapos. At kung meron naman pong susulpot na commercial, mangyari lamang po na huwag nyo po siyang skip. Ituloy nyo lang po sa panonood dahil ilang segundo lang naman po yan. At yan po ang nakakatulong talaga sa aming mga content creator. So, mag-comment kayo down below kung nagustuhan nyo itong mga ganitong type ng video para alam ko kung anong gagawin nating mga video sa mga susunod. So, asahan ko yung mga comment nyo at like at pag-suporta nyo. Okay, tara! Biyahe na tayo! Few moments later. Guys, so welcome back. So nandito na tayo sa lugar ng kumpare ko. At nauna pa ako sa kanila. So inaantay lang natin sila. So naupo muna ako dito sa poolside. At mag-iisip kami kung ano magagawa namin pagdating niya. So quick ano lang para makita nyo lang bakit ko dinayo yung lugar niya. Guys, tingnan nyo naman yung location. Ayan ang bundok. So, harap na harap siya. So, gano'ng kasarap gumising sa umaga na ganyan. Now, merong isang pinaka-paborito ako dito na kubo. Okay. Ito yung parang Bali style. Okay. Pinaka-paborito kong kubo sa among sa lahat ng kubo na nandito sa lugar, sa property. Okay guys, so ngayong nagpe-prepare tayo ng ano, gagawa tayo ngayon ng Bicol Express. So ito ay 1 kilo lang tong karning ating inanda at hugasan lang natin bago gagayatin natin. So popular din itong dish na ito, kaya tinawag na Bicol Express, ano? Ito ba ay para ito ba yung galing sa Bicol talaga o ano? Ano bang history nito? Galing yung ito sa ano, Samar. Samar, layo naman ito. Ganda yung parang Bicol, syempre. Okay. Bicol Express na. Okay, kaya nga tinawag na Bicol. Ano? So, itong parte na binili namin ay kasim. Kasim ng baboy. Okay. Kasi ang origin nito talaga, kaya tinawag na Bicol Express. Unang nagluto nito ay sa
terminal ng tren ng Bicol. Ayun, yun ang origin talaga dito ng Bicol Express na ito. Okay. So mga kaibigan, trivia yan, ano? Mm-hmm. Sa terminal para ng bus unang... Tren ng Bicol. Sa tren ng Bicol pala una itong nailuto. Kaya mm-hmm. doon nagmula na kaya tinawag siya na Bicol Express na, mm-hmm. no? Okay, so ito ang ating main ingredients no sa ating Bicol Express. So number one, itong sariwang kayod ng nyog no. Mamaya gagataan natin 'yan ano. Sibuyas, siling pangsigang, bawang, alamang. Mamimitas tayo ng siling manghang. Oh, ayun, mamimitas tayo mamaya ng siling manghang dito no. So yung karne naman nakita nyo kanina no na nahugasan at na ano na natin. So prepare lang namin yung ating talagang gagamitin, okay? Pero ayun lang, may idea na kayo kung anong ingredient natin. Kayang-kayan yung sundan yan. Una, bawang. Okay, bawang muna. Pag golden brown na, susunod natin yung sibuyas. Usually, pag ginisang alamang lang, nilalagyan ko siya ng maraming kamatis. Pero pag ilalahok sa Bicol Express, siyempre wala nang kamatis. Yo. Para hindi na mag ano yung lasa niya. Iba. Magkaiba-iba pa. O kasi medyo may asim lang. Ano, ito naman, meron din may asim lang konti. Pero asim lang suka. Ayun. Hindi asim lang kamatis. Ayun. Guys, right, no? Pakinggan nyo. Sana na kayo narinig nyo ayos, ano? Isa pa, pag-igisa ng alamang, para maalis ng konti ng lasa, talaga sinusukaan. Ayun. Hindi naman yung paasinin. Pampatay din ang lansa talaga. Saka pagpatagal ng buhay na niluto. Yun. Okay. Tip number 2. No? Pag may suka, mas tumatagal ang ating niluto. Magkano karaming alamang yan? Depende sa alat ng alamang nagagamitin. Okay. Kailangan, before nyo ilagay, tikman nyo muna. Kasi pag sobrang alat ang alamang, hindi nyo na rin ito makakaya ng maayos. Mm-hmm. Itong ating ginamit na alamang ay maalat, puro. Ginisa na ba yan o puro yan? Hindi, puro ito. Hilaw pa ito. Okay, so maalat talaga yan pag hilaw pa. No? Oh guys, nakakamoy na.
parang naghahanap ako ng mangga. Ito, hindi naman panahon ng mangga, no? Okay, so, susunod na ngayon yung chips ng suka. Ilang kutsarita yan, Jeff? Ano lang, siguro mga 2 tablespoon lang. 2 tablespoon ng regular white vinegar natin. Mga ilang minuto ka, Jeff? Pag-iisa natin. Hanggang maluto yung alam, dark red yung alamang. Ayun. Mag-dark red na. Para alam yung natin na nagsulo siya. Okay. Tip number 3. Pagka namula na ang ating ginisang alamang, yan na, indikasyon na ready na siya. Kung natatabangan pa, nakukulangan tayo doon sa lasa ng alamang, sa huli na tayo magdagdag ng salt. Salt na lang para So, tip number 4. Sa huli na, magdagdag ng asin kung sakaling nagkulang naman kayo sa alat. Okay? Well, during the time na ginigisa dahil baka naman maghabol tayo na maghabol. Okay? So, apat na tip na yan. Ibigay sa atin ni Chef. Okay guys, so ready na yung ating kinalambot na karne, no? So, lilipat na natin. Diretso na nating isasama doon sa pagigisa, no? Sa ginisang alamang. Okay. So, yan ang ginisang alamang natin, no? Nilagyan ko na ito ng, ano, okay. Sili. Yan. Okay. So, transfer lang natin yan, no? Ang bango. Pagka-gisa natin ito, pagkasangkot siya natin sa alamang, kung mas gusto natin na may konting sabaw siya, dagdagan na lang natin mimiya. Okay. Pero usually, igigisa lang natin yung karne. Chef, mga ilang minuto yun? Pag-iisa mo. Hanggang mag, ano, mag-reduce mag-try yung... Mag-try ng konti? Mag-reduce yung sabaw niya. Okay. Tapa natin, no? Tapos, hindi na. Malambot na naman siya. Tapos, si pagsasangkot siya natin, pwede natin ilagay yung, ano? Sili. Green pepper sa kanya, ano? Okay. Gata. Okay, so balikan natin maya-maya, no? Oo. Ilang minuto. Hintayin natin mag-reduce yung sabaw niya. Siguro mga 3 minutes. O, mga 3 minutes daw, sabi ni Chef. Okay. So guys, medyo na-reduce na natin yung sabaw niya, no? So Chef, anong sunod dyan? So, sama na natin yung green pepper. Gata? Oo, okay. Pwede na natin ilagay. Okay, gata. Ay, lahat na natin yan, to, Chef? Oo, kasi pare-reduce natin ito para kumapit doon sa ano niya. Ayun. Okay. Guys, tignan nyo. At napakasarap ng amoy. So, once na mag-reduce to, yan. Okay. Pwede na. Pwede na yan. Guys, so, eksakto lamang to, no? Yung pagka-reduce ng kanyang sauce. Sorry sa camera, nag-i-steam talaga yung ating lens ng camera. So, okay na to. Palamigin lang natin bago titikman natin doon. Okay, guys. Ito na yung ating Bicol Express. Okay. Wow. Mapapa-unly rice kayo dito. Mind you, 1 kilo lang ito, ha? 1 kilo lang ito. Lean meat ang ginagamit natin, ha? Oh, lean meat. Para medyo ano siya, healthy. Okay, good, good. Alright. Okay, guys, ito yung final product natin, no? Ito yung ating Bicol Express. Ginawa natin dito sa farm ni kumparing tong at ito ang killer view. So by the pool, backdrop ay ating bundok. Okay, so napaka-relaxing. So ngayon titikman naman natin ito ngayon.
Okay, yung final result ng ating Bicol Express. Okay guys, ito ulit tayo, no? Tikman natin yung niluto ni Chef Tong na Bicol Express. Ang lambot. Very creamy. Okay. Sakto ang anghang niya. Okay. Pwede pang umanghang. Pero siyempre, hindi natin ma-superahang dahil sa baka hindi makain ng iba. Okay, medyo bumababa lang ako. Medyo mataas kasi yung table na nakuha ko. Pero napakasarap guys. Ano kayo? Kaya na tayo. So, salamat sa pag-tune inyo sa pagbisita natin dito sa farm ni pare. Next time, gagawa tayo ng ibang putahe. At masisiyahan kayo dito. So, sa view pa lang dito, panalo na. So, napakalapit lang dito sa Calamba. Mga 45 minutes na drive lang ito, napakalapit. Kasama pa traffic doon. So, hanggang sa muli kaibigan, huwag niyo kalilimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, at mag-comment down below. Okay? Para sa more videos, at saka click niyo yung notification bell. Very important yun dahil para malaman niyo kung meron tayong bagong upload na video. Okay? We'll try to upload video as much as we can. Isingit natin sa mga ibang trabaho natin sa araw-araw. Pero salamat sa pag-tune ninyo ito. So ito, Bicol Express. Salamat!